episode. Yes, there was a spark. I believe in, parang yun nga, may purpose for God bringing us together. So after the show, nag-ano na kami, naging Facebook friends na kami, started chatting, and all that. Last year, January, right? Yan. So last year, January, after nung Eat Bulaga, nag-meet kami ni Steph sa Clark. Kasi galing po ako vegan nun at may pasalubong po ako para sa kanya. Actually, nagulat ako nun kasi parang bigla na lang siya nag-message sa akin na, uy, nasa ano ka ba? Nasa school ka ba? So sabi ko, sakto nasa school ako. Sabi niya, nasa dyan ka ba? Sabi ko, oo, bakit? Anong meron? So, sabi niya, labas ka muna sa gateway, may iaabot lang ako. Kasi yung school po kasi namin sa Clark, magkatabi lang. So, hindi ko alam na lumipad. Actually, sinabi niya napupunta siya ng vegan. Pero hindi ko alam na may dala pala sa... Ayun. So, pagkaabot niya, nagulat ako. Sir, ano po? Tapos yun pala, vegan longganisa. And then, kasama ko yung classmates ko. Yun, niluto namin. Tapos natuwa kami lahat. Kasi nga, yun, nakapag nakakain kami ng vegan longganisa. No first episode. Kasi, sobrang... Hayram ng tanong. Actually, yes. There was a spark. Kasi, during that time kasi, I wasn't ready, di ba? Tapos, naisip ko rin at the moment na bakit nga ba wala akong girlfriend. But, hindi ako in a relationship during that time. Hindi ako naghahanap. Sure, kasi may plan na lang si God for me. And during that time, siguro, yun yung way niya of telling me na you should get to know more people, try to get to know more, and make friends, and ano, and see how far it would go. After nung Eat Bulaga, talagang we started talking, and for me, yung pinaka gusto kong nangyari was, sabi ko, gusto kong maging friends kami, like, authentic, like, off-cam. Like, nag-usap talaga kami about it. Sabi ko, there, kung ano man yung adventure natin, kung saan man tayo dadalhin ito. Gusto ko na magkausap tayo like as real people, not just yung nangyari doon sa EV. And siguro kung sa kanya, spark right off the bat, ako spark later on. Ano ba? Delay. Parang it's more of we just built it. Na nag-usap talaga kami ng like seryoso. Na parang we want to get to know each other like not just because of Eat Bulaga, but because we want to get to know each other. Yeah. Yeah, for me, yung pinaka-memorable moment, yung nag-picnic kami ni Steph and nag-golf kami at the same day. Kasi parehas kami di marunong sa golf eh. So dun pa lang talaga, nag-review kami, nagtuturo kami based kung ano napadod namin on YouTube. Tsaka that day din, kasi marami akong nalaman about kay Steph. So, nagkwentuhan kami about each other's lives, stories, and experiences. So for me naman, siguro one of the most memorable, siguro yung na-meet ko yung siblings ni Jer, like we really hung out together. Siguro that was one thing, kasi parang it showed me a different side of him na very kuya. Ano ba yan? Kuya. Pero he's a very nice person. And yung mga later, usually kumakain kami, we meet up, ganyan. Tapos pero yung mga ganun, parang when he met my parents and then I met his siblings, parang it gives, parang deep, naging mas deeper yung bond namin. Kasi parang we see a different side of each other through, you know, our family. As of the moment, ayoko kasi i-rush in, so go with the flow lang ako. So whatever happens, whether it's good or bad, I'll be with Steph pa rin na, no matter what. Ako, I believe in, parang we always, parang yun nga, may purpose for God bringing us together.
we just don't know what it is right now. We pray for ano, for guidance kung ano yung pwede na, anong pwedeng mangyari, and really enjoy, you know, having it to go with the flow. We just enjoy each other's company, kung ano man yung nagiging experiences namin together. We actually learn a lot from each other. Kasi, oh, parang sobrang magkaiba. Sobrang kami magkaiba. If you guys really get to know us, sobrang kami magkaiba yung personality namin magkaiba. So, grabe yung natututunan ko sa kanya. Ay, natututunan niya sa akin. Minsan, hindi nga, yung mga friends namin nung una, sabi nyo, bakit kayo magkasundo? Nagtataka sila. Di ba sabi nyo, nagtataka sila? Sabi nyo, bakit kayo magkasundo? Parang pagkakilala namin sa inyo, parang hindi naman kayo dapat nagkakasundo. Pero, for some reason, we do. So, masaya ako for that. And, you know, kung ano man yung mangyari in the future, if it's good or bad, the same thing as having leader. It's ano, one for the books na to. Hindi na kami, wala nang kalimutan. It's always, we're just here for each other. Parang what matters to us is what we are. Na pag kami lang talaga, no, nagkakaintindihan kami despite our differences. Yes, that's what matters. That is what matters. So, di ba, we are facing a difficult time right now, and uncertain yung mga futures natin and yung profession. So I want to let you know that I'll be there for you and to support you in reaching your dreams. Gusto ko rin malaman na you should receive up on your dreams, continue pursuing them, and I hope that you could be successful in the future. And remember that always be there. Thank you. Parang I don't think there's a part of, there's a lot of me that, you know, marami ka nang alam sa akin. You've grown together everything na we've met each other. I just want you to know na I'll always be here also. I mean, hindi man ako yung, kumbaga, parang stereotypical na girl na laging affectionate and all that, but what my language really is, really to just be there for you. Spend quality time with me and really support you in what you want to do. Ako, I told you that sobrang mong warm na person and sobrang dami mong gustong gawin. I want to be a part of that journey with you. So, if wherever our adventure takes us, and I'm happy that God gave me and that we can share more of our life and experience us growing together. Yes. So I will see you for you. Thank you. Don't worry.